Kung dati, daliri nyo lang or halik nyo lang, na-stimulate na talaga yung tinggil ng mga misses ninyo, this time po, hindi na ganung kabilis. Kung pareho namang may consent, better na gumamit po ng mga toys na pwedeng makadagdag sa satisfaction ni misses. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po ko nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingin ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is Miss Che. Pa-advice naman po, nasa late 40s na kami ni wifey. Less na ang hilig niya sa S. While ako naman, addict na addict pa ako sa kanya. Normal ba na nagbabago ang hilig ng babae sa sex? Kasi hindi naman ganito si Mrs. Before, araw-araw kami for 5 years. Now, 2 times a week na lang. Minsan, nakakatatlo, pero bihira na lang. Okay, let's talk about sex and aging. Kapag ang babae po ay medyo nagkakaedad na, yan po yung late 40s, late 50s, late 60s and up. Nagbabago na po yung hilig nila. Less desire, fantasies related sa sex. And even the vagina lubrication ay nagre-reduce na rin po. Meaning, nagkakaroon na talaga ng dryness. Hindi na maiwasan yan dahil bumababa na nga yung pagpuproduce ng estrogen naming mga babae. Yan po yung hormones na related dito. Of course, naapektuhan yung aming sexuality. So, pwedeng mag-cause sa amin ito ng discomfort during may mga intercourse na ginagawa kami. And yung ilan sa dahilan kung bakit siguro si wifey mo ay nag-decrease na rin yung interest niya sa pakikipagtalik sa'yo, pero yung 2 or 3 times sa loob ng isang linggo is normal pa rin yan. Hindi po katulad nung bata-bata pa si misis mo or yung mga young women out there na mabilis lang sila magkaroon ng turn-on or arousal, ang mga kababaihan po na nasa late 40s, 50s, and 60s and above, hindi na po ganon. Less na po ang kanilang thoughts and fantasies related sa sex. Yung sensitivity ng mga babaeng nagkakaedad na ay hindi na po ganon ka-responsive. Kung dati, konting hawak lang, konting halik, konting foreplay, at hindi ka tinatanggihan nung misis mo nung bata-bata pa siya. Of course, as we age, nagbabago po yan pakonti-konti. At kung mapapansin mo, bakit dati ang bilis-bilis niya makatapos, ngayon nadi-delayed na ang orgasm niya. Yun po ay ilan lamang sa dahilan kapag kami ay nagkakaedad na. Kapag ang babae po ay nag-cross na sa edad na 40s sa orgasm, ay mas humahaba. Nadi-delayed po ito. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ngayon ay hindi niya na kaya araw-araw. Minsan, masakit na rin ang pakikipagtalik sa amin, lalo na kung ito ay dry. So, ano yung mga tips na pwede kong maibigay para masatisfy ninyo ang inyong mga partner, lalo na kung edad nila ay nasa 40s, 50s, 60s, and above. Number one dyan, of course, dapat mas habaan ninyo ang pasensya ninyo. Hindi naman talaga ito nawawala sa pagsasama ninyo, pero hindi mo maaalis na nagdi-decrease ito. Tulad ng sinabi mo, kung dati araw-araw, ngayon 2 times a week na lang. Habaan mo ang pasensya at intindihin mo na ang partner mo ay may nagbabago talaga. Hindi dahil sa hindi kanya mahal, bagkos ito ay proseso ng kanyang katawan. Napakarami na pong hormonal changes naming mga kababaihan kapag ang mga babae ay nasa late 40s, 50s, 60s and above na. Lalo na kung ang babae ay papunta na doon sa menopausal stage na tinatawag. Pero hindi ibig sabihin ito ay hindi na nasasatisfy ang babae. Naku po, nasasatisfy pa rin po talaga ang babae. Hindi yan nawawala kahit na anong edad pa yan. Make sure lamang na lubricate ang mga partner ninyo
kapag kayo ay nakikipag-intercourse na doon sa mga partner ninyo para maiwasan ang pain or discomfort feeling. Para manatili yung healthy and satisfying sex life. Number 2, katulad ng sinabi ko kanina, bawas na po ang sensitivity ng mga kababaihan kapag umiedad na ng ganito. Meaning, kung dati, konting paglalaro lang sa kanyang mga erogenous zone tulad ng kanyang clitoris, utinggel, nipple, paghalik sa kanya, nagkakaedad po, unti-unti nang nababawasan yan. So, kinakailangan ay suggest gumamit kayo ng mga laruan para tumulong po na masatisfy ng mas mabilis yung mga partner ninyong babae. Kung dati, daliri nyo lang or halik nyo lang, stimulate na talaga yung tinggel ng mga misses ninyo, this time po, hindi na ganung kabilis. So, kung pareho namang may consent, better na gumamit po ng mga toys na pwedeng makadagdag sa satisfaction ni misis. Kasi kung wala yan, masahaba yung foreplay ninyo. I suggest yung mga clitoral massager, yung para lang talaga sa tinggel, makakatulong po yan. Lalo na kung ang babae is madalas nagkakaroon siya ng dryness. Kasi sa pamamagitan ng pag-stimulate ng mas maraming minuto doon sa kanyang tinggel, posible pong mag-lubricate talaga ang babae. Kasabayan pa ninyo ng mga KY jelly o water-based na mga lubricants is better po. Number 3, exercise po. Ang mga kababaihan, late 40s, 50s, 60s and above, ay nagiging weak po or mahina ang pelvic area. May mga fewer exercise po na makakatulong para mapalakas ang ating pelvic area. Tulad ng mga Kegel exercise. Yun po ay yung kahit nakatayo ka, pwede mong gawin yan. Yung parang pinipigilan mo yung ihi mo, magbilang ka ng 5 to 8 seconds, then i-release mo, then pigilan mo uli, then release. Paulit-ulit lang po yung cycle na yan. Ika-apat, communication po. Very important na i-communicate mo yung partner mo para malaman mo kung ano yung gusto niya. Kasi tsak, nagbago na yan eh. Bago na yung mga gusto niya, maaring naboboring na siya dun sa mga dating stroke mo. Kailangan mo pandagdagan yun. So, very important na i-communicate mo yung partner mo para malaman mo kung paano niya gusto mo siyang hawakan. Dahil posibleng nag-change na rin po ang mga attitude ng kababaihan kapag umiedad na talaga. Dahil sa sex, age, and society. Healthy and satisfying sex life during this age, very important na makipag-conversate kayo or makipag-usap kayo sa mga partner ninyo about so many things, about how they like to be touched, to be kissed, suck, at kung ano yung mga preferred position nila na hindi na uubra yung position nyo dati. Yung mga ganyang bagay po, dapat pinag-uusapan nyo ng mabuti para naisiserve pa rin yung comfortable feeling and confident to engage sexual activities sa mga ganitong edad. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng tips. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!